Pag-day off ko po, may service po ako, ma'am, ano? Single motor po. Single motor? Pupunta ka dito? Opo, kasi lang yan kita dyan. Itong pili lang. Hindi ka lang. May tumawag ka, girl. Saan ka po ba ngayon, sir? Dito po, QC po. Mm-hmm. Si girl, nasaan siya ngayon? Ah, saan ka po ngayon, girl? Ma'am? Cagayan po. Cagayan? Sa Cagayan ka ngayon? Layo-layo, sir. QC, Quezon City ka. Cagayan, oh. Cagayan, Bali. Cagayan de Oro. Bali. Layo. Layo pala yan, DJ. Tuktok ng Pilipinas yun. Ano gawin mo dun? Sige, lo. Sakit ng paningin niya, oh. Uwi na kami, girl. Uwi na kami. Traffic lang yan, DJ. Kung mag-motor loop ka, mag-Luzon loop ka, ganon. Opo. Kaya, no? 24 hours, walang hinto-hinto sa motor, sir. Wala na. Ihi na lang sa pantalon, eh. Sige, yun, sir. Magpapahinga din po. Oo. Bawal din po sa amin, sir. 24 hours din po na biyahe. Pwede. Wala na. May na yung signal ni girl. Oo, nagtatago kasi may tumatawag. Ay, ano. Droy, anapan ka lang ni manager na magkakausap, ha, sir? Wanted, sweetheart. Oo. Wanted, sweetheart. Yung medyo malapit-lapit, Quezon City ka, anapan ka ni manager ng, ano, ng apo, sir? Ng Tagaytay, sir. Tagaytay, para kahit papano pwede mong motorin. Good luck, ha? O, stand by. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Labo ni girl. Labo, makausap. Wala yung babae. Baka ikaw na. Ikaw na nga, girl, pero wala kang partner. Siguro manager, partner mo yung boy dito kanina. No? Tapos, girl, bawal mag-inig kasama, ha? Bawal mag-electric pan. O daming bawal. Kita nyo. Sasali ka pa ba? Bawal igalaw ang cellphone. Sir, harap kayo sa camera. Sa maliwanag, sir. Sa maliwanag. Medyo blood kayo, eh. Tapos lapit kayo sa camera. Huwag po kayo tumapat sa ilaw, sir. Huwag kayo tumapat sa ilaw. Tapos dapat yung ilaw nasa 2 meter layo sa'yo para yung iliwanag ba. Kasi manligaw kayo, tapos blood kayo. Paano kayo sagutin yan kung blood kayo, hindi kayo namukaan? Girl, wag na malikot. Guripaton, naging karo sa hita ay. Hanap ng paraan para hindi gagalaw cellphone. No? May boyfriend ka, asawa, girl, wala? Wala po. Wala. Ikaw po, sir, may girlfriend, asawa, wala? Wala po, DJ. Wala. Biyudo po ako. Sige. Pasok. Hello. Magandang gabi. Sweetheart. Hi. Magandang gabi. Sweetheart. Kamusta? Bakit putol yung ulo mo? Yan. Wait lang, ha? Kasi hinawakan ko eh. Dahil nga wala akong patungan eh. Akin na hawakan po habang iharap ko sa'yo. Ganon. Okay, ilang taon ka na? Ilang taon ka 41. Opo. Bakit wala ka pang asawa? Hindi, walay. Ay, sorry. Hindi ko... Parang lutang yata ako, ah. Ilang taon na?
Lutang ka kasi iniisip mo pa kasi siya. Huwag mo nang isipin kasi hindi ka naman iniisip nun. Ito mga... BJ, mas maganda yung maliwanag para kung may basis ako. 8 years or 9? Ganon. Ah, okay. So, ilan ang anak nyo? Gusto mo maliwanag pero ikaw madilim. Hindi ka gano'ng makita yung ilong mo, sir. Paano ba? Maliwanag naman kanina, BJ. Ako nga, nahirapan maghawak ng cellphone ko eh. Kasi ayaw maglikot daw eh. Paano ba magliwanag? Ayan ba? Malabo pa rin, madilim pa rin. Madilim pa rin. Okay na yan. Siyempre, gabi na. Gabi na kasi DJ, kaya madilim. Ayan mo na ako madilim. Oo. Ako, 49 na ako. Okay. Pero dito ako. May asawa? Dati meron. May anak. Yung anak, yung asawa ko meron. Pero ako wala. May anak kayo? Yung asawa ko nga merong anak. Ilan? 2. Ikaw ang tatay? Oo naman. Oh, yun nga yung tanong ko sa'yo, di ba? Kung may anak kayo. Hindi, hindi naman nanganganak ang lalaki kasi. Okay, okay. Ewan ko. But sa langaw. But sa langaw daw. Totoo naman, di ba? Taga saan ka? Dito sa Luzon. Saan Luzon? Nueva Ecija. Oh? Oh, familiar ka? Hindi. Hindi. Wala, narinig ko lang. Eh. Ako din, hindi rin ako familiar doon sa Zamboanga. Siyempre, hindi ka taga doon. Oo, sabi ko. BJ, lang oras ba to? 30 seconds left. Ha? Grabe, tagal naman masyado, eh. Bakit? Nanto ka na? Na-excite na ako, eh. Hindi naman. Eh, kasi mapapasarap ako sa kwento, o kaya pakikipagkwentuhan sa'yo, kaya tinatanong ko. Ano, nakahawak ka pa rin sa cellphone? Kasi putol yung ulo mo. Hinawakan ko nga, kasi nga wala akong malagyan. Okay lang yan. Hindi nga kasi, oh. Wala naman nata isang oras, eh. Oo. Yan mo na. Ay, mamadali ka naman. Hindi pa tayo nagsisimula. Nagmamadali ka na. Alam mo ba natutulog mo na? Sa nung buhay? plano ko sa buhay? Did you? Anong plano mo sa buhay? Ngayong hiwalay ka for 8 years ka mo. Kung mayroong totoo or seryoso or tanggap ako, ewan. Paano mo susukatin yung pagiging seryoso at totoo? Hindi ko alam eh. Anong sukatan mo? Ang sukat is kung tanggap ka. Ganun. Tanggap mo mahal ko, tanggap mo ako, yung nakaraan ko, ganun. Madali lang tanggapin yan. Ang usapan dyan kung gaano kalalim yung pagkikilala mo doon sa lalaki at tatanggap sa'yo. Siyempre, anuhin ko muna siya. Kilat, ano yung tawag? Anong unuhin? Kalbuhin? Hindi, ugutan ng leeg. Joke lang. Nako, ayoko na, DJ. DJ, hanap mo nga ako ng iba. Siya ang matapang to. Joke lang. Kasi madalas akong nanonood dito kay DJ. Sinusubaybayan ko. Kaya sabi ko, makasali nga din. Actually, matagal ko nang gustong sumali kaso hindi ako pinapansin ni DJ. Matagal na din ako nanonood. Gusto kong sumali dati, kaso lang, siyempre nahiya ako. Pero ngayon, ngayon, lakasan ko ang loob ko. Sumali. Ngayon, nagkataon, nagkatagpo ba? Nagkatagpo, pero hindi tinadhana. Ay, ibig sabihin, so, hindi rin seryoso para sa'yo? Hindi naman. Kung... seryoso ka sa akin, bakit hindi? Yun nga ang tinatanong ko. Ano ang sukatan mo pag sa pagiging seryoso? Ewan, hindi ko alam. Ewan ko, umbot sa langaw. Hindi ko masagot. Hindi kasi ko merong iba, bibigyan kita ng idea. Bibigyan kita ng idea. Ibang babae kasi na
sinusukat nila kung gaano kaseryoso yung isang lalaki. Gaano kalaki? Isa yon DJ. Pero ang pinakamahalaga doon, ang sukatan nila kung kaya kanyang pakasalan, ganyan ang, yun ang sinasabi ko. Na sa kasal. May mga babae na ganun ka ako, pero hindi ko sinabing ikaw yun. Kaya natanong kita kung paano mo sukatin ang pagiging seryoso ng isang laki. Natamimi ako dun. Hindi na ako makasagot. Pinakabahan. Isa pa. Upa yun. Pangalawa. Kung kunyari, siyempre tanggap kita kung sakaling tanggap kita. Ako ba? Tanggap mo ba ako? Ay, kung tanggap mo ako, tanggapin din kita. Kung seryoso ka sa akin, seryoso din ako sa iyo. Mo ako na trabaho. Walang trabaho? Mahirap man yun. Walang trabaho. Ano ba yan? Kailangan may... Madali nga yung walang trabaho. Bakit? Kasi may business. O pwede yun. Kasi hindi napapagod. Oh. Ano kakainin natin? Wala kang trabaho. May bigas naman. Magkainan kayo. Diba? Magtanim tayo ng kahoy. Yung kamuting kahoy. Oh, iba lang kahoy ba? Tsaka mais. Diba? Diyan sa inyo, sa parting Mindanao, uuso yan eh. Parting Bisaya yan. So marunong ko magtanim? Marunong ako magtanim. Pobre man ako, ay mahirap lang kami. Hindi, pare-parehas lang naman tayo. Kung anak ka ng congressman o kaya senador, pwede kang mayaman. Pero sa mga katulad natin, pare-pareho lang tayo na mahirap. At least kahit pa paano nakakaraos, di ba? Kaya nga. Oo. Nagkaroon na ng idea kung paano mo sukatin yung kwan. Yung pagiging seryoso. Paano? Nabigyan na kita ng dalawa, yung pangatlo, ano? Nakabano. Hindi mo niligawan yung asawa mo siguro, kaya ikaw ang kwan. Ba't ako mangliligaw? Hindi, joke lang, kau naman. Yung mga sukatan na yun na sinasabi ko, siguro dahil sa karanasan na rin, pero meron pang isa. Ano yun? Sige, sasabihin ko na lahat. Sige, sabihin mo na para masagot ko kung alam ko. Hindi mo. Sasabihin ko na nga paano kung pasasagutin. Sige, sasabihin mo na. Sasagutin mo na ako? Uy, ano yun? Ano yun, kanin pag napasa iluwa? Ganun. Ay, hindi. Ang isa pa, ito, kun lang to ah, yung mga naririnig ko lang. Mm-hmm. Alam mo yung kantang kun dati na kailangan pa bang magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig? Hindi ko alam yun. Ano, yun yung, ano ba yung kantang? Yun yung mga, yun yung mga sukat nila. Kaya nga sabi ko, sinusukat ko lang naman yung kwan mo kung gaano kakaseryoso doon sa paghahanap mo ng kapareha mo. No. Kaya tawanan tayo ni DJ. Hindi po ako tumatawa. Hindi po ako tumatawa, sir. Hindi ba? Seryoso ako. Pinapawisan ako sa'yo, kuya, ang init. Ano, gusto mo electric fan? Eh, bawal na eh. Bakit? Bawal daw ang electric fan. Kaya tiniis ko na lang ang init. Sige, may araw ba dyan? Wala, gabi. O, bakit mainit? Gabi ka lang. Sige na, magkwento. Tinig na ako. Oh. Eh, ikaw din na, magkwento ka na rin kasi nabigyan na kita ng tatlong wala naman idea ako kung paano mo sukatin. Nagtanong na kita eh kung may asawa ka ba? Kasal tayo?
Kasal ako. Kasal kami. Pero wala na nga siya. Ay, unga pala, no? Yudo ka na pala. Sorry. Oo. Ulitin ko pa. Wag na. Kakaya. Wag na. Nandyan ka ngayon sa Zamboanga? Dito po ako sa Maynila. Ah, okay. Mas malapit. Malapit. Mas malapit. Saan ka dyan? Sa Maynila? Sa, ano? Sa May Las Piñas. Ah, medyo malayo, DJ. Lapit lang ah. Makarating ka dito sa boundaries. Balintawak ah. Okay na. Makata. Ang alam ko, dyan lang sa kan. Hanggang sa Pasay lang ako. Lang ako. Hanggang Pasay lang yung alam ko. Hindi ko alam yung Las Piñas eh. Malapit na yun. Hindi. Taxi ka na lang. Malapit. Kita tayo sa Baklaran, magsimba. Mm. Oh, pwede. Sige, kailan? Sige. Kailan? Para unang meet natin, nagsimba tayo. Para mas oh, sige, kailan? Kailan mo gusto? Ikaw. Ako? Sa Sabado. O oh, kaya Linggo na lang. Simba, sabi mo eh, Linggo. Linggo? Nag-up na ako nung nakaraan eh. Baka hindi ako payagan ng bus ko eh. Pwede next Sunday na lang. Next year? Next Sunday? Di ba Sunday? Ano bang Linggo? Sa sunod Linggo pa? Sige, okay pwede. Okay lang kayo? Okay lang. Kaya ko naman mag-antay. Nakapag-antay nga ako ng matagal kay DJ. Di. Ngayon pa na nakita. Sana all. Wala kang bilib pa. Wala kang tiwala. Mahirap magtiwala eh. Ay, but ay, mahirap magtiwala pero nakikipag settle ka ng araw na makikipagkita ka. Hindi, diba? Kung sisipot ka, okay. Kung hindi, di wala tayong magkakita. Oo naman, syempre. Pag kunyari, di nag-usap nga tayo eh. Mm-hmm. O kunyari nandun na ako tapos ayaw mo pa rin magtiwala. Ganun ba? Hindi naman. Magsabi mo mahirap kasi magtiwala eh. Baka mamaya nandun ako eh malulusaw na yung muta ko, wala ka pa rin. Hindi ah, pupuntahan kita. Siyempre usapan yun eh. Diba? Oh, sige. Pero hindi ko kabisado yung simbahan dun sa Baklaran ah. Magtanong ka na kay DJ. Doon sa Rojas Boulevard ba yun? O hindi ko anong kwad ba yun? Kabisado dyan. Galing Pasay to Baklaran eh. Hindi ko nakabisado dyan. Taxi ka na lang. Ang alam ko, magsakay na ako ng jeep or bus na sabihin ko, pahatid ako sa ganito-ganyan. Taxi daw, mag-taxi daw, sabi ni DJ. O yun pala eh. Ikaw ang sinabi niya. Ako? Alam ko naman yung Baklaran eh. Alam ko din ang Baklaran, pero hindi ko alam yung simbahan dun. Di makita mo naman yun. Marami kayang simbahan dyan. Basta ang alam ko dyan, may simbahan ang Baklaran, yan ang alam ko. Sige. Basta next Sunday. Sure. Pinakadulo ng LRT, baba ka dun, tapos tanong ka na lang saan yung simbahan. Simba muna kayo. First meet ninyo, simba. Kamu, Lord, patawad. Marami kaming gagawing kasalanan. Hindi na dapat sinasabi kay Lord yung DJ kasi alam na niya yun. Alam niya na, no? Oo, alam na niya yun. Automatic yun, alam niya. Kasi pag once na nag-meet yung patulad namin, mag-meet kami, kung ano yun, expected na yun na sabi niya, naku, delikado na naman to. Oo, depende sa partner mo kay girl, ma'am. Yes, DJ. Oh, di ba? Mahirap kasi, sir, pag pero, assume tayo ng assume na may mangyari, yun pala, hindi sisipot si girl, hindi wala din. yun nga ang masakit doon. Kaya nga, kinaklaro ko, baka mamaya nandun ako, lumubog na yung araw, tapos di pala. Wala pa. Sorry, hindi ako makakalabas. Kawawa. Oh, diba? Siya muna, ipantayin mo doon sa Baklaran, sir. Para sigurado. Nga lang, iba isiha ka pa. At 3 oras, sir. Nakita. Magandang idea yan, DJ. Magandang idea. 4 na oras kasi pala. Kasi magagaling ako dito.
Magagaling ako dito ng 3:30 ng madaling araw. Diretsyon sa amin dito sa Rizal. Tapos sasakay lang ako ng bus, diretso na 'yon hanggang Pasay. So, mga 8 o'clock na ako. Grabe naman yung aga. Oo, oh, di ba? Eight. Anong oras ba, Simba? Oras-oras naman ang misa doon eh. Iwan ko lang ngayon kasi nga pandemic. Pero hindi, pagka... Pag inantay mo pa... Purpose ninyo, meet up lang naman sa simbahan, di ba? Yun lang naman ginagawa ng halos kramo yan. Purpose ng iba, meet up, place. Hindi naman magsisimba. Unang-una, first meet ninyong dalawa. Tingin nyo kaya, makakusintret kayo magdasal doon? Oo nga, tama. Siya naman kasi nag-suggest DJ na magsisimba daw muna. Hmm, pati, kayo muna. Yung sabi ko, oo. Diba? Anong masasabi mo? Wala na. Doon na lang tayo sa labas ng simbahan. Okay. Kasi totoo yung sinabi ni DJ, hindi ka rin makakapagdasal kasi baka mamaya lingon ka rin ng lingon doon, no? Bakit? Baka mamaya may nakakakilala sa'yo. Mm-hmm. May nakakakilala sa akin dito. Mm-hmm. Baka ngayon may nanonood ngayon, no? Tapos abangan kayo doon sa baklaran. Pa-picture sa inyo, Josh. Huli sa akto, no? Patay tayo dyan. Giatay na sinabi. Giatay. Hmm. Sige, ganun na lang. Total yung usapan. Linggo, next Sunday. Ano ba ngayon? Basta sa next Sunday. Siyempre magchat-chat naman tayo. O i-ano natin yung ano, yung anong pitcha yun, at saka anong oras. Paano tayo magchat-chat? Wala pa akong... Pwede ba yung DJ? Alin, sir? Yung magchat-chat na kami, wala pa kaming contact. Paano kayo siyempre, chat muna bago magka-contact. Ano na, ano nga? Hindi, ibig ko sabihin, wala naman akong contact sa kanya. Paano ko siya kukontakin? Siyempre, chat-chat muna kayong dalawa bago kayo mag-contact. Sana all may contact. Hindi, di ba? I-chat-chat mo ako. Or kung may Facebook ka, chat-chat mo ako. Kung anong mayroong apps ka. Tapos, kung gusto mong kuning number ko, o di magtawagan tayong dalawa. Mm-mm, tama. Ikaw lang magtatawag kasi nga wala ka nang pangod. Na! Pagka kinuha ko yung number mo, di wala ka nang gagamitin. Ano ba yan? Pag kinuha ko yung number mo, tatawagan ko yung number mo, ako din makakasagot kasi ako nakakuha ng number mo. Oo na kuya, sige na, ikaw na. Nagugulo lang ba? Ano? Nasaan na yung anak mo ngayon? Nandun sa lola niya. Okay. Lola nila pala. Saan ka ba dyan sa Nueva Ecija? Dito sa Rizal. Sa Rizal. Ano pa? Wala na. Alam ko naman edad mo eh. Mas maganda na kasi yun para hindi ka na mahirapang mag-isip kung anong itatanong mo sa akin. Kaya sabi ko, inunana kita. Ako, 49 years old, widow. Dalawang anak. Pero hindi ko anak. Anak ng asawa ko. Okay. Ikaw girl, ilang taon na ulit? 41 DJ. 49. Di naman, di naman big deal sa iyo, girl, yung edad. Ha? Oo nga, may mga ganun big DJ, may mga ganun eh. May mga girl na big deal sa kanila yung edad eh. Gusto nila yung mas bata sa kanila, ganun. Para laging dumididi. Yan ang gusto ko sa'yo, DJ. Nakakatuwa kay. Joke lang. Kasi marami pa rin napipikon sa akin. Kaya nga sabi ko pang open-minded lang eh. Matatanda na tayo. But kasi kailangan nilang maging
saradong utak. Kailangan pag nandito ka, siyempre, hanapin mo nga yung kwan mo, di ba? Oo. So, para lang to sa mga may tingkuling. Tama. Tama. Pero sigal, hangos ng hangos. Parang natitense. Ewan ko ba, DJ, ba nilalambi ay nagpapawisan daw. Hindi, mainit. Hat na hindi hat. Ba dapat malinsangan lang yan? Siguro malinsangan. Ang mainit kasi may araw. Kaya... mainit sa gabi. Ganon. Pag ganan na ng gabi. Malinsangan yan. Yan. Diba? Ito naman. Sige, dagdagan mo pa yung tanong mo. Wala na, na alam ko na. Alin ang alam mo? Sa buhay mo? Hindi dito ah. Kailangan, dun, pag nagkita na tayo, doon ako magkukwento. Dito na nagpalitan lang tayo ng informasyon. Mm-hmm. Dapat kung magkita na kayo, yung kayo lang, yung may privacy kayo, tapos kahit bulong lang, marinig yung kwento ng isa't isa. Saan, saan kaya yun? Oo. Saan kaya pwede yun gawin? Ha? At pwede habang kumakain. Ganun. Galing doon sa simbahan, tawid na lang kayong kalsada, madyalibid doon nakakain. Kung saan ba pwedeng gawin yun? Para doon ko na lang... doon na lang kami pumunta. Doon nga sa Jalibi. Alang, wag na kayo tumawid kasi tabi no, sugo. Asa sugo? May sugo ba doon? Sa baklaran? Yan, unang kita, sugo agad. Ano yun? Hindi pa mag, ano, mag... kakain lang naman kayo ng manok doon. Bakit? Oo, masama ba yun? Madali. Oo, hindi naman nagmamadali. Eh. Kasi suggestion lang ni DJ para makapag-usap ng maayos. Suggestion niya lang yon. Kung gusto mo naman, walang masama. Okay naman. Mm. Ang masama lang kung may pipigil sa'yo o may magbabawal sa'yo. Tama. Yun kung may mga inaapakan kayo, delikado yon. No? Mula ba nung nabiyudo ka, hindi ka nakakapaghanap ng babae? Or Nagkaroon ako ng karelasyon. Tapos? Kaso, hindi kami nagkasundo sa kwan. May mga pagkakataon na hindi kami magkasundo. Kasi ako driver kasi ako. Driver ako ng bus. Ngayon, yung naging karelasyon ko, dinala ko dito sa bahay. Siyempre, bumibiyahe ako, iniiwan ko siya. Ngayon, mostly na nakakausap, mga nakakasama niya, magulang ko. Sa tuwing dumarating ako ng weekend, i-complain yung magulang ko. Sabi ng magulang ko, ano ba naman yung ganyan mo? Ba't ganun? Hindi marunong makisama. Yan. Ilang beses na sinabi sa akin yun. Siyempre, napapaya naman ako. Kaya sabi ko, nung 2016, sabi ko, hindi na healthy na nandito ka kasi masyadong mataas yung panmukha ko. Magulang ko yan eh. Dapat pinakikisamahan mo. Kaya doon ako nagkakan. Eh baka kasi gusto niya magbukod, sir. Kasi may ganun. Nakabukod naman, DJ. Mm-hmm. Kaya lang, isang compound lang ito. Ah, okay. Isang compound lang. Eh, siyempre, isa yung gate na pinapasokan, nilalabasan namin yan. Mm-hmm. Dapat... bali, apat na bahay. Isang gate lang yung pinapasok. Nandito pa naman sa tapat ng bahay ng nanay ko. Mm-hmm. Siyempre, complain. Sabi, pag tinatawag daw nakakain, kakain na yun ha. Tinatawag daw nakakain, hindi man lang sumasagot. Yun ang sagot, yun ang sinasabi ng nanay ko. Saka tatay ko. Ikaw ba, gagawin mo ba yun? Hindi. Siyempre, makikasama ka sa nanay ng lalaki. Yan. Para magkasundo kayo. Pero hindi, sir. No, pagsama ninyo, ganun na po ba talaga ugali nun? O bandang huli lang? Bandang huli lang, DJ. Ah, may rason po yung yan. Itong ilang years kayo nagsama? Baga ganun biglang nagbago, pumpir dati, may rason. 12 to... Hindi, galing kasi ako ng Dubai 2011 eh.
Last quarter ng 2011, so nag-meet kami 2012. Tapos? Yun nga, umuwi siya dito sa bahay. Tapos bago ako umalis, papuntang New Zealand noon, dito ko na pinatira. Mm-hmm. Ayun. Eh syempre, wala naman siyang kakuan dati. Diyan din nagtatrabaho sa Pasig dati. Ngayon. Ayan, nasimulan ko na yung kwento ko. Mahaba na to, pero hindi sasapat siguro isang oras dito, DJ. Bigyan mo kami ng mga tatlong oras. Wow. So yun, nasagot ko na yung tanong mo na nagkaroon ako ng karelasyon. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagkaroon? Nagkaroon, pero nagkahiwalay kami. Kasi nga... O, hindi rin magkasundo sa magulang mo? Hindi naman about sa magulang eh. About sa dalawa. Bakit? Anong problema nung lalaki? Hindi makontento siguro. Oh, patay. Grabe naman sila. Grabe naman pala kami. Normal na yun. Kalakaran na kasi yun eh. Kaya... Ganun yun. Bakit hindi ka ba updated sa mga ganyang sitwasyon? Siyempre, pag may asawa ka na or may karelasyon ka na, dapat makontento ka. Oo. Para magsagal kayo. Para magsama habang buhay. Hindi kayo nagkakahiwalay. Saka mahal ninyo ang isa't isa. Anong ilang... Mahal ka naman niya, kaya lang. Ano. Merong siguro, may DJ, may kulang din. O ano? Diba, DJ? May kulang, sobra. Anong kulang? Sasayaw ako. Ayang but sa'yo mo. Aray ko na halay ang aking... May talaga. Kasi sa relasyon o pagsasama, hindi naman talaga compatible. Bihira lang yung nagkakasundo sa lahat ng bagay. Meron talagang bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Lalong-lalo yung boy pag gusto pa tapos yung girl ayaw na. Eh yun, pinag-aawayan yung cost na pag-aaway. Kailangan mamili ka, DJ, na hindi mahilig. Kasundo. Yun nga po dapat girl yung gusto ko itanong sa inyo, pareho ni boy, kay sir, no? Na kumahilig po ba? Kasi baka hindi kayo compatible, mamaya eh. Hanggang isa lang ba? DJ, ang basehan ko sa ganyan, lahat naman ng tao mahilig eh. Oo. Kaya lang, merong limitasyon, kumbaga, merong bilang, kunyari, ang karamihan mo sa isang gabi, tatlo. Mm. Oo, di ba? Grabe. yun nga po, no? Meaning, lahat tayo malibog. Kaya yung sinasabi ng iba dyan sa comment na, malibog naman yan, lahat tayo malibog. Elon, di po ba? Pero, si girl kasi, ma'am, isa ma'am, okay na sa'yo o karami? Ano karami? Hindi. Isa or wala. Pwede na, okay. ikaw, sir, ilan? Hindi, sa isang buwan, isang bisis or dalawa, ganun lang. Ay, grabe naman. Hindi naman po pwede yun. Hindi mo ba alam na yung yun ang nagbabind sa pagsama ng isang magkarelasyon? Yes. Nakakatanggal po yan ng stress pagkatapos nakaka-healthy ng pagsasama. Di po ba? Saday. Nakaka-healthy ng utak. Diba? Kaya siguro, alam ko na kung anong rason bakit kahiniwala yan. Ayan. Alam mo na. Ko na. Ikaw na nakasagot nun. O, yun. Kaya huwag ka na magtaka. Baka mamaya, pagka lumipas din yung panahon natin, eh, iiwanan din kita. Alam mo na. Iwan na lang. Joke lang. Hindi, para mauna na yung... Mas maganda yung... ako na. Kasi yun na yun. Bali, dalawa na eh. Hindi naman yung pag-usapan eh. Ako kasi... Siyempre, mag-usap kayo, mag-asawa. Hindi yung pag gusto mo talaga. Hindi ganun. Ayaw ng bagay, huwag mong pilitin, ganun yun. Tapos kung ano naman, ano ba yan, pilitan?
Hindi naman nadadala sa pilitan yan eh. Kaya nga, sabi ni DJ, pag nag-uusap tayo, yung halos pabulong lang. Oh, di ba? Bubulong ko sa tinga mo, o at least merong kilite na mararamdaman ka, o di ba? Aragay. Hindi po pwede. Pwede ninyo gawin. Tama ba, DJ? Tama. O mamaya, magandang araw, pag nasa kwarto na kayo pariho, tawagan nyo isa't isa. Tapos, bulong-bulong na lang ba? Tapos, pikit nyo yung mga mata ninyo habang kausap yung isa't isa. Wow, oh, sana all. Sa linggo na lang. Minsana na lang, DJ, sa linggo. And luluwas ako sa linggo. Next Sunday, luluwas ako. Pwede. Mm-hmm. Safe ba yun? Safe ka ba nung araw na yun, ma'am? Next Sunday? Yes, pa. Okay, safe na safe. Ako, safe na safe, DJ. Safe na safe ako. Sana all safe. Oo. Natatapos ko lang kasi. Kakatapos? Nag-mince ba? Niregla? Yeah, para lang matawa ka, dadagdagan lang natin ng konting ganyan. Ganun. Pero kung tutulugan mo na ako, ay ikaw bahala. Hindi ah. Nasa sa'yo yan. Siyempre, magpaalam naman ako sa'yo na tutulog niya ako. Oo, bukas na lang tayo mag-usap. Ganun. So ano nang tawag ko ngayon sa'yo? Pangalan ko muna. MU na tayo niyan. Oo, pangalan ni girl si Milay. Mel? Ay, Milay. Ikaw naman sa Mel. Alam, magpareho tayo ng ano. Yes. Oh. Umpisa ng pangalan. Nagra-rhyme. Mel at saka Well. Mel. Beauty. Pinagtan po, DJ. Pinadhana na sabi mo. Baka ngayon natadhana na kita. Wow, sarap pakinggan. Sana nga. Sana all. Pero yung sinasabi mo na pag ayaw ni girl eh, hindi pinipilit. Pero siya lalaki. Pag tayo na pag-usapan natin yun, hindi yung... Nga, hindi kasi sabi mo pinagtagpo na tayo, sana nga tayo pinagtagpo na. Eh kung yung gusto ko, ayaw mo naman, anong gagawin ko? Minsan kasi sir, pag sinabi niyang ayaw, pero depende yan sa'yo eh. Madadala pa rin, napapayag na rin yan si girl. Sa tingin ko magaling ka sir magkutingting kasi may gitara ka sa likod. Na magaling ka magkutingting, no? Madali mo ito makutingting si girl. Oh, alam ko din yun DJ, yung sabi ko nga, yung bubulungan mo, di ba? Sabi mo kanina, bubulungan mo para, di ba? Isang aspeto ng pagkuhan yun. Yung wala ka na biyudo, isang babae lang na ano? Isang babae lang naging girlfriend mo? Mm-hmm. Mm-hmm. Gusto mo dagdagan ko? Bahala ka. Girl, isabit mo nga yung headset mo girl sa kanang tainga mo. Kasi sumasagi yung mouthpiece sa unan, no? Masakit sa tainga namin. Huwag mo isayad. Sige. Kaya nga eh. Anong size? Hindi lang gusto mong dagdag ko doon sa isa. Bahala ka. Ano yung tanong mo, DJ? Tinatanong ko kung anong size ni girl, anong statistics niya. Vital statistics ba? Vital? Anong vital statistics mo daw? Bakit? Kailangan ba yan? Kailangan malaman din ng isang... Criteria yon, isang criteria. Sa pagsasama, kailangan malalaman yun. Oo. Mamaya waistline mo pala, 18 lang. Mamaya pag niyakap ka ni sir, tumunog yung mga tulan-tulan mo, yung mga buto-buto mo. Wala na, lasog-lasog na. Oh. Tapos, ako pa may kasalanan ngayon no, na... Oo. Oh.
kung nagkalasog-lasog yung katawan niya, di ba dapat? Yung waistline mo na lang, girl, ano po ka, ano ka, anong size? Baywang mo, baywang. O yung size ng panty na sinusuot mo. Baywang ko is 29. Medium. Ay, 20, large. 29. Mm, pwede, 29. Pwede, pwede. Pwede, pwede, sir. Sabi RA naman, ma'am, along sukat. Para, opo, oo, walang magagalit. Kasi importante po yung malaman ng isang lalaki. Para makabili si sir ng paslubong sa'yo. Kasi tapos ni Valentine's, so, wala nang bulaklak, gano eh. So, mga brat saka panty na lang. At least tumatagal. Kasi naman yung... Kasi naman yung ano, di ba? Kasi naman bulaklak, kinabukasan, wala, lanta na. Kaya nga. Tsaka, nakukornean ako doon, DJ, pagka bulaklak ang binigay mo. Kala mo, patay. Bakit? Kasi, nalalanta. Hindi lang, oo, tsaka hindi nagtatagal. Oras lang yon, wala na. Wala na, no? Mm-hmm. Oo. Eh, sa akin, nilagay ko sa rep yung pinadala ni Ate Lini, nilabong ngis-ngis kapon eh. Lagay ko sa rep, ah, ngayon nag-ayos na. Pag tinanggal mo sa rep yung DJ, lasog-lasog na rin. Wala na, nangitim na nga yung mukha eh. Kaya. Wala na, naimbalsam mo na yun. So, mag-iisip ako. Tulungan mo ako, DJ, kung tama yung tinatanong mo. Ano yung magiging unang regalo para sa unang pagkikita. Mm-hmm. Wag lang daw po sapatos. Wag po magregalo sa loved one ninyo ng sapatos. Lalong-lalo pag regaluan yung sapatos, hindi niya binayaran, sinuklian daw kahit piso. Sabi lang to ng lolo ko sa akin, ha. Sapatos, mga sandal, o basta ginagamit sa paa. Kumbaga, pag niregaluhan mo kasi isang tao ng sapatos, tapos hindi kanya binayaran, kusa siyang lalayo sa buhay mo. Ganun daw po yun. Kaya natanto ko, wag na yung mga sapatos, bra na lang, panty. Di ba? Mm. Alin ang mas mura doon? Wag lang soin. Wag, marami dyan sa baklara, may tagsasampung panty. Bili. Oh. Bili ka lang isang dosina, sir. May tawad pa, 100 na lang. Alam mo kung bakit? Bakit hindi ako tumitingin sa brand? Oh. Kasi bakit pag nagsuot ka ba ng panty nasa labas ba? Tama. Oo. Huwag mong tingnan, importante sa loob. Oo. Kasi pag imposible naman pagka nakasuot ka ng sew-in, ipapakita mo, "Uy, naka-sew-in ako." Oo. Gusto, 'di ba? Oo. 'Di ba? So ano? Yung tig for 5 or tig for 15 na lang, ay 10 na lang. Hindi ka makasagot. Hindi. Oo, kung na lang. Oo, di wala akong dadalhin na regalo pag magkikita tayo. Wala. Libre mo na lang ko sa ano? Sa pagkain? Libro, sa Shouking or saan dyan? Sige. Shouking na lang para may shabaw doon. DJ, maliwanag yun, ha? Hindi wala kang maaalala sa akin pag nagkataon. Kunyari, pag maghihiwalay tayo, pag uuwi na ako, wala ka nang maaalala sa akin. Hindi mo man lang Hindi mo lang maaalala. Bago ka nabibili, pag nakita na tayo, siyempre titingnan mo ako kung kasya yun sa akin. Tama. Kaya nga, kung gusto ko or... Hindi, may narinig akong kwento tungkol dyan eh. Mali daw na tinatanong mo ang babae kung, ano gusto. Kung gusto niya. Eh, paano kung bumili ka, hindi ko gusto, tapos ihahanapin mo yon? Halimbawa, bumili ka ng damit sa akin, eh hindi ko naman type. O diba? O sayang lang yon. Tapos hindi ko susuotin, siyempre magtatampo ka kasi nga hindi ko sinusuot yung bigay mo. Ay, hindi naman ako ganun. Pagka kunyari bumili ako ng damit na hindi mo gusto, edi i-save ko na lang muna yon. Tapos pag nag-birthday ka o kaya pagka may nag-anniversary tayo, pabalutin ko para hindi mo makita. Pag bibigay ko ulit sa'yo, at least di mo nakita. Hindi ko nga gusto eh. Tapos ibabalik mo pa sa akin.
Kaya nga tinanong ni DJ kanina kung ano yung vital statistics mo. Kung hindi mo type, girl, itago mo na lang. O at least may alaala ka kay Boy kung biglang naglaho. Relasyon niyo. Naglaho si Boy, ganun. Oo. Parang bula lang DJ na natusok na ganun eh. Nawala sabog na, wala na. Wala na. O kung sa blouse naman, medyo. Kung sa pantalon, 29 or 30. 29 or 30. Pantalon talaga. Pero hindi naman ako mataba eh. Oo, kasi 29 lang yung waistline. Sige, basta pag-usapan na lang natin. Pag... Pareho lang pala kami ng waistline ni girl. Ako minsan 27 pag payat ako eh. Yung hita, DJ, yung hita mo DJ. Siguro 27. Kung sa babae ka 6 eh. Hita pala, no? Hita, yun yung sinasabi ni DJ. Ay, hita. Hita niya 27, o, oh, diba? Paano pa? Wala na. Ano pang magiging kasunduan? Wala na. Basta magkita, mag-usap. Oh. Oh. Yun na yun? Mm-mm. Babe, parang, sa akin, parang gusto ko, magiging confirmation na lang yun pag magkikita na tayo. Wow. Siyempre, pa magkita tayo, first date, first kita, oh, siyempre, lilibre mo. Ah, okay. Ganon. First tapos, date, first date, first kiss, first... Walang ganon. Unang kita, huh? Kiss agad. Kiss lang naman man, sa pisngi. Lala, nagbibeso-beso sila, di ba? Okay, beso-beso, okay yun. Oo, oh, yun. Yun. Diba? Hindi naman si bibeso. English lang yun. English lang sinabi ko, kiss, pero... Beso. Sige, ibig sabihin nyo, beso-beso. Beso-beso. Diba, sambuang ganyan ka, dapat alam mo yung beso-beso. Hindi naman ako marunong magsambuan niya eh. Eh, ano naman ako, diba? Ano man ako eh. Marunong Ilongga. Ako mag... Oh, ay, hindi ako Ilongga. Bisaya. Bisaya ka? Hmm. Anong klaseng Bisaya? Anong klaseng Bisaya? Di Bisaya. Oh, hindi kasi Ilonggo, di ba? Ilonggo, Cebuano. Ano pa? Ganun. Oh, yun. Di mayroon. Nagre-react ka, pero hindi mo one pala. Hindi ko alam. Ako, Ilocano ako. Sabi pa naman Ilocano, kuripot. Oh, totoo naman yun, lahat ng Ilocano narinig mo, kuripot. Siguro nagkaroon ka ng boyfriend na Ilocano, kaya alam mong kuripot. O bakit mo alam na kuripot ang Ilocano? May nakilala yun, sabi-sabi ng mga tao na mga... Oh, chismis yun, marites yun. Pero ang totoo niyan, ano? Marunong lang, hindi kuripot. Hawak ng pera. Naman. Marunong lang humawak ng pera, hindi siya kuripot. Totally na hindi siya kuripot. Marunong lang siya. Ay, kami pala kasi Ilocano eh. Ganun lang yun. Another tanong? Wala na. DJ, wala nang tanong. Ikaw. Saka na lang. Ikaw, sir. May penalty mo na to. May tanong ka pa, sir. Tatanong pa ba ako? Tanungin mo kung may tahi. Ano ba yun? Ano to? Ano to yung biniyak sa chat? Si is. Sir yan. O, ilan nga po anak mo, girl? Tatlo po. Tatlo. Oh, kasi pag tulad nun kanina, nakita nyo, nag-live ako kanina. May bulag na mag-asawa. Tapos sa kaala ko si girl, buntis. Yun pala, nagtabi kami doon, pinainom ko sila, pinasoft drinks ko po muna after. Eh, nag-usap kami, sabi niya, paano po kasi sir, ano, tatlong beses ako ng anak, puro CS, kaya lumaki yung chan ko. Eh, hindi na sila makadagdag, pang-apat, kasi delikado na. Kaya si girl, mas maigi na tanungin ka namin ngayon, kung tatlo anak mo CS po ba, hindi. Kasi baka di mo na mabigyan ng asawa ng anak to si sir. Kaya nga. Pero palagay ko, DJ, hindi na magkakaanak si Milay. Hindi, mas maganda. Alo?
Kailangan pa rin magkaanak. Don't you worry. Yung lulangan ninyo, yung asawa ko, 69, ang anak pa, menopausal baby namin eh. Ayun, pwede. Pwede yun. Pwede yun, lolo. Menopausal baby. Hindi, kasi isang pagkaka, isang aspect din na katulad yung sinabi ko kanina, yung pagtatalik ng isang magkarelasyon o mag-asawa, isang anang pagkakasyon yan. Pangalawa, yung anak. Diba? Hindi mo ba naramdaman dun sa una yan? Na? Yung para maging solid yung pagsasama nyo. Oo. Hindi mo naramdaman? Nararamdaman. Okay. No comment. Yun. So, kung menopausal baby, okay. Pero kung totally nawala na, okay lang din. Payag ka ba na ikaw ang hihili ko? Kakargain ko? Padidiin mo, sir. Padidiin kita. Gusto mong kinakarga kitang ganyan tapos pinapadedi kita. Well, bye. Ganyan ka ba kung sasarali? O, diba? Anyway, maraming salamat sa pagkakataon na DJ, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo. Likewise. No? At good luck. Ganun din kay Melay. Good luck na lang sa inyo, salamat sa panahon mo. Although sabi mo inaantok ka na kanina dahil tumawag si DJ at ako talagang inantay ko. Nag-antay din ako kasi pang ilang ano na to ni DJ sa akin ay pangatlo ata ngayon. Kaso lang minsan tumawag sila, naka-off na yung cellphone ko kaya hindi nila ako matatawagan. E kanina maaga siya nag-chat, nag-ano sa akin. Kaya na ano ko, inantay ko talaga. Very good. Talagang pinagtagpo, DJ. Oh, baka salamat sa effort. Taghan. Ayun, dalawa. Sige, good luck sa inyong dalawa sa pagtatagpo ninyo sunod na mga linggo, mga araw, ha? DJ, paano ko makukuha yung contact niya? Ay, i-contact mo muna. Oh, i-contact mo muna. I-message mo muna bago mo i-contact. Hindi, dito mismo sa imo. Bago kayo mag-contact. Just hindi. I-cut ko kayo sa live, pagpatuloy ninyo pag-uusap. Thank you, thank you. Wanted. Ah, sige, 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 DJ, sige. Salamat po. Salamat, DJ. Wanted. Thank you, DJ. Sana all may kakontak. Sana all.